the beginning. In France, Unruh took the first rank among all the product based on the following rate table. So, if our quantity is less than or equal to 5 but not 0, so 3% yung discount. At if over 5 naman but not over 10, so 5%. Tapos, if over 10 pero not over 15, so 7% yung discount. Tapos, if over 15, so 10% yung discount. So, gamitin natin yung online compiler dahil wala tayong compiler sa desktop. So, ang unang gagawin natin is to declare the variables. So, i-remove natin itong mga samples. So, ganyan. So, yung integer natin is yung product number or product num. Tapos, yung quantity. Kasi yung quantity is dapat integer yan. Di magiging float yan dahil walang quantity na may decimal. So, lahat yan integer. So, float natin is yung pinakalculate natin na unit price. Float yan. Pwede rin yan ay isagawan na natin ng float. Dahil magamitin natin yan sa operation mamaya. So, unit price, tapos yung total amount, tapos yung discount, tapos yung net payable, o yung babayaran after na-reduct yung discount sa total amount. Next is yung description. So, yung description is, since yung characters is yung isa lang, so yung description natin is nilimitahan natin ng 100 in array. So, mag-resign siya ng at least 100 meters. Tapos, so, gagawa na tayo ng printf. I-input na natin yung dapat i-input. Like, input natin yung product number, description, quantity, unit at unit price para mag-calculate na tayo. So, dito is, we need to do print it para sa user input na enter product number. Tapos yung pagkuha niya is try tama is dollar sign how and para kunin yung yan lang pala. Tapos scan it tayo since INT naman, so percent D plan and product number or num kasi num yung ginamit natin sa variables. After is print it naman tayo sa description. Product this description. So it's can tayo, so since string siya, so present is pagkuha sa string, tapos and description kasi yung variable natin is description. Pagkatapos is, nag-print na naman tayo sa unit price o sa quantity muna. Enter quantity para kunin natin yung quantity. Scan F. Yung quantity is percent D kasi integer siya and quantity. Tapos, last is yung unit price. Enter natin yung item na presyo. Scan F, 2%, not siya.
naman natin is, kukunin natin yung total amount. So, yung total amount calculation natin is, total amount equals yung quantity times the unit price. Yan. So, after yan, so dito kukunin natin yung input sa product number, sa product description, sa quantity, tapos sa unit price. Dito naman is, calculate natin yung total amount. So, dito na tayo sa if statement. So, yung if statement niya na una, if less than or greater or equal to 5 but not 0, so 3% yung rate. So, unahin natin yung 3%. So, sinasabi na if quantity is less than or equal to 5, meaning pwede yung 5 or pwede less than 5. Pwede yung 2, 3, 4, 1. And, para sa dalawa, so, dapat true to, kasi alam nyo yung and, na double ampersand is, meaning yung dapat dalawa yung mag-true statement. So, quantity is greater than 0. So, papasok natin yung dito papasok yung mga quantity na nasa 1, 2, 3, 4, 5. So, greater natin yung total amount. So, ito. Display muna natin yung product. So, print it. Natin yung discount. So, discount equals quantity times kaya yung discount sa less than 5 or dito rin sa 3%. So, yun is 0.03. So, after nga, display natin yung discount. So, ito, \n for new line. So, discount amount is percent F ulit kasi float yung discount. So, discount. Okay. So, after nito, ipunan natin yung discount is pinin natin na print yung payable. Or, makakulate yung payable. So, if makakulate na natin yung payable, all yung babayaran equals total amount minus the discount. So, ganito yung pagkuha ng babayaran mo after nakuha yung discount. So, my net payable is total amount minus discount. So, ganyan. So, print it natin. Yan. Slash add ulit para sa new line. So, net payable all yung babayaran mo is percent F float yan kasi naka-float siya dito sa ating declaration. So, net payable. So, ganyan lang yung pag if statement for less than or equal to 5 na quantity or greater than 0 na quantity. So, else if tayo, kasi mayroon din condition na iba, like ito. So, for example, over 5,
but not over 10. So this is over 5 shells are within at least 20 pts, greater than 5 mm or dapat matuto para makapasok, but not over 10, so less than 10 pts, less than 10. So when ito naman natin yung total amount dito, total amount is percent n, isiklop yung declination excuse, tapos yung calculation sa discount is equals quantity times, so yung discount na rate dito is mag be dito siya sa less than or greater than 5, si, kasi greater than 5 siya pero less than 10, so nasa siya 5%, so times natin yung 0.05 kasi 5% na yung discount. Yan, so print natin yung discount, discount naman, tapos yung discount slot meaning sa F, tapos after na kuha natin yung discount is calculate mo na, calculate natin yung net payable equals total amount, amount minus the discount, so yun yung babayaran mo. So print it natin, slash in natin dito para sa nilay, so print it natin sa dito yung babayaran mo kasi yung display natin siya, slash n net payable, yung bayaran yung babayaran mo is percent f tapos tama net payable. So mag-ilagit tayo, so we have apat, so mag-aapat tayo na step, so dito na naman tayo sa over 10 pero not over 15, so pwede siya sa over 10 pero hindi siya hindi siya nalagpas sa 15, so set na naman tayo dito F quantity greater than 10 and M quantity is less than 15. So display na naman natin yung total amount, F plus M total amount is percent, tapos yung total amount, tapos calculate natin yung discount equals quantity times, so magkano yung discount natin na rin, so since greater than 10 but not over 15, so 7% na or 0.07. Display na natin yung discount sa printer, discount amount, discount amount, magkana yan sa percent, sa float na naman siya, percent F, comma, yung discount. So last natin yung scoring is yung net payable. So makukuha natin yung babayaran natin by subtracting the total amount minus discount. So, rented natin po katapos yung net payable, so box less than 29 yung babayaran mo or net.
nothing here greater than 10 and what it pays is less than 10. So last nothing below is over 15. So if the land price is at 15, so ang gagawin natin is maglalagay tayo ng 10%. Else, okay. Natin is 10% sa over 15, so 15% or 0.1, so yun yung 10%. So pwede ko naman natin yung discount. So plus N discount. Else natin, gawin natin yung last na else. And yung quantity is natin yung lahat. So compute natin yung total amount, discount amount yung payable on this screen na natin. So run natin siya to check it, tama yung ginawa natin. So first is try natin yung less than or equal to 5 pero greater than 0. Then 0 is meron tayo 5. So para description natin is half long. So position quantity natin is 10. Price natin is 10. So, okay. Version calculation. Kasi, wala tayong ano sa quantity. Kasi din, walang simplify dito na less than or equal. So, try natin yung ibang output. So, for example, is yung product number is 1. Tapos, yung biscuit na hot dog. Tapos, yung quantity is for example is 3. So the price natin is 3 or 10. And so total amount is 30. Kasi 3 times 10 so 30 yan. Discount amount is 0.09. Kasi 0.03 yung discount natin. So, yung net payable or yung babayaran is 29.21. So, ito yung discount. So, run na naman natin yung greater than 5. So, for example is 1. Yung pagkakang na discount natin is at kagulit. Tapos, yung quantity natin is 6. So,
dapat dito sa app is down to 0.05 kasi 6 siya. Ayan, so 10. Ang unit price natin is, yung total amount is 6 pesos times 10, so 60. Is down to 0.05, so 0.30 yan. So yung babayaran na lang is 59.70. So, next natin is yung 7%. So, dito sa greater than 10 pero less than 15. So, for example is, yung pinapamalit natin is, yan lang. Tapos yung quantity natin is, nasa 12. So, yung price natin is 10. So, 12 times 10 sa total amount is 150. Yung discount natin na 0.7 or 7% is, so, ito natin sa pagkakuli natin yung quantity dito. So, wala na. Dito na lang. So, 150 times 0.0 to 0.
room discount dapat diinterpretasikan dapat total amount minus times down